No, no. Magsilohit po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawahan ng mahal na Apo Kunching. Kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya nga ang kapayapaan, sa Kanya ang kagalakan, natuwir ang pagmumulan upang sa tao'y iyalay. Kailan may di siya nagkakabula, mga salita niyang binibigkas, sa lupa ay dinatal upang ito'y malathala. Hindi nga siya mawawala noon ngayon at kailanman, sapagkat siya'y Diyos na dakila. Hindi nga nagkakabula ang kanyang mga salita, kaya't kung ito'y pagtitiwalaan ng tao sa lupa, matwin nilang kakantin ang kanyang pagpapala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Hosea. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo kay Yahweh. Sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan, kami iyong tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang
makakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ni Yahweh, pagagaling ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila nang walang katapusan. Sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako'y matutulad sa habog na nagpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo at mag-uugat din siyang tulad ng sedar. Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninira sa ilalim ng kanaking kandungan, sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang puno ng ubas at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Ephraim, lumayo ka sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga, mga bunga. Unawain ng matalino ang mga bagay nito at dapat mabatid ng mga marunong. Matwid ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit madarapa ang mga masuwayin. Maliwanag ang habilin at binigkas na mainam. Aral na ibinigay sa sanlibutan ay nailathalat na itala. Hindi nagwiwika nang di tama tumpak ang amang dakila, kundi noon ngayon at kailanman lahat ng tama tumpak ang siyang kanyang ginagawa. Mga salita niya'y buhay at di napaparam, di mawawaglit kailanman ang kanyang mga pangako kaninuman. Sa sanlibutang ito na buhay na matwid ang tao na di ganang sila at di ganang inyo, kundi ganang Ama na nagbuhay sa lahat ng tao. Kung magkagayon nga, ang tao'y naaralan, ang tao naman ay makikinig sa aral niya kung tuwirang siya'y tatanggapin at kikilalanin. Ang lahat ng kanyang aral ay napakabuti at napakaganda. Makabuluhan at makasaysayan ang buhay na pahiram niya, sapagkat kailanman ay hindi niya loloobin na masayang ang buhay na pahiram kaninuman, kaya't ang gusto niya ay kilalanin siya at tanggapin, makasunod sa kanyang mga habilin. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam. Ang bawat araw ay napakahalaga at ang buhay ay mahalaga, kaya't ang buhay na pahiram, bigyang sigla sa pangangalaga ng Ama. Sapagkat walang ibang mangangalaga at walang ibang magbibigay sigla, maliban nga siya. Sumainyong kapayapaan, pag-arian kayo, mga mahal ko. Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Itaas nga ang kamay ng nagpasaya sa kanyang sarili. Itaas nga ang kamay na nakaya niyang palakasin ang kanyang katawan. Magtaas nga ng kamay na siya ang nagbigay buhay sa kanyang sarili. Yamang wala nga na nagpapalakas ng kanyang katawan, na nagpapasaya ng kanyang sarili at nagbibigay kanyang buhay, ang Ama lahat. Di ba ga? Kung magkagayon, ano ang may bibigay naman sa Ama na nagbibigay saya, nagbibigay buhay, at nagpapahalaga sa iyong buhay? Ano ba ang nakalulugod sa kanya? Bagay ba na nasa iyo? Salapi bang nakita mo? O ang puso mong nais niya'y mapasok niya? Buhay bang Ama? Kaya mga minamahal ko, matimbang ang salita ng Ama.
makapangyarihan ang salita niya. May kabuluhan ang salita niya. May katuturan ang aral niya. Kaya't ang nasa'y maging maganda't mabuti ang kinabukasan nila, ang utos niya'y susundin, ang kautusan niya'y hahanapin, upang may sa ayos man din ang buhay da sa kanila'y kinamtan, na ang layon ay maging maayos habang sila'y nabubuhay. Buhay bang Ama! Ngunit at nang dahil ikay tao nga lamang, nang dahil nga ang kaisipan mo'y pagkatao nga lamang, nang dahil nga di mo panaunawaan kung anong ibig ng Amang mahal, sa dating pagkatao mong di ka namumulat sa katotohanan, di mo maabot, di mo maarok ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. Subalit, umusad ang panahon na kilala mo siya't kinikilala pa, nang makilala mong mahiwaga pala siya, nang madama mong iniibig ka pala niya, ikaw kayang nakakilalang mahiwaga siya, ikaw kayang nakadamang mahal na mahal ka, magagawa mo pa kayang talikdan siya. Kaya nga't sa iba't ibang kaparaanan, nagbibigay siya ng sigla sa iba't ibang pamamaraan, nagbibigay siya ng ligaya sa lahat ng kaparaanan niya, walang maliligaw kahit na sino pa, kaya't kung tutuntunin ang landas niya, matatama buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Matwid nga ang Ama, butihin nga siya. Liwanag ang taglay niya, sa kanya ang lahat-lahat ng maganda. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko, kayong mga hindi maganda ang pakiramdam ngayon, ilagak nyo na sa kanya nang mapaganda niya ang nararamdaman nyo. Kayong mga nanghihina ang loob nyo na hindi nyo alam kung paano kayo gagaling, ilagak nyo na sa kanya nang mapalakas ang loob nyo at maapuhap ng diwa nyo, siya pala kagalingan. Halik kayo, mga iniibig kong nagkukulang sa pamumuhay. Huwag na muna niyong isipin ngayon kung anong kulang sa inyong katauhan at kung anong para bukas niyo. Alalahanin niyong mahiwaga siya at may magagawa siya. Ang di ninyo kaya'y kayang-kaya niya. Ang wala kayong batid, kumikilos siya. Kaya't ipagkatiwala lahat ng kakulangan. Sa gayon, di mo nga alam kung paano siya kumikilos. Yon pala ang wala sa'yo, binibigay na niya. Nagawa niyo ba ang magmahal ng kapwa niyo? At inilagak niyo ba ang sarili niyo sa kanila? Yamang naglagak din ang Ama sa inyo. Tandaan niyo, ganyan lang ang buhay. Pamaraan lang yan. Gamit-gamit lang yan. Kung ginamit kayo sa kapwa niyo, may gagamitin din sa inyo. Kung nagamit kayo, may gagamit din sa inyo na ang Ama naman ang magbibigay para patuloy kayong gamitin at Ama naman ang magbibigay para kayo'y aliwin. Kaya't halina-halina, mga mahal ko, ang tapat at totoong nagmamahal sa may di nagpapahalaga sa kung anong meron sila, kundi ang nagpapahalaga sa kanilang Ama at Amang pinahalagahan, yaong bawat alay nila, kinatuwa ng puso ng bawat isa. Kaysaya ng buhay, kayligaya ng buhay, kapag siyang nasumpungan ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Masurpresa ang Ama. Buhay bang Diyos! Naniniwala ba kayong masurpresa siya? At mapapatotohanan nyo yan kapag siya'y pinaglilingkuran nyo. Mapapatotohanan nyo yan kapag sinunod nyo ang kanyang kagustuhan. Ngunit anuman ang inyong mga ginagawa, at sarili lang ninyo sinusuri nyo't kapwa,
hindi nyo masusuri ang kanyang mga gawa't salita. Kaya nga, napakahirap paniwalaan ang tunay na hiwaga at himalang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig, subalit, ang mahalin ka ng tapat ng kapwa mo, hiwaga na yan. Ang tulungan ka ng kapwa mo na di mo alam, hiwaga na yan. Ang mahalin ka at tulungan ka ng kapwa mo na di mo inaasahan, himalayaan. Sapagkat kumilos ang Ama sa hiwagang gawa niya at sa mahimala niyang mga salita. Buhay bang Ama? Kaya dahil mahimala at mahiwaga siya, habang naglilingkod kayo sa Kanya, ang pag-aalab ng puso niyong pinasasaya niya ay nadarama niyo sa puso na taglay niyo. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumay niyo ang kapayapaan. Kaya't nang makilala nila ang kamalian at mabatid nila ang katotohanan, mga ninuno niyong taglay, sumuko man din niyaan. Nawa kayo ring mga inapo na lamang, gayon din ang gawin, mararamdaman nyo kung sino siyang inyong susukuan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumay nyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Mula kay Marcos, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang ang ibaliban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa karya ng Diyos, at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Maliwanag ang katotohanan na ang tinanong, yaong sumagot ay nakaunawa, kaya't tinuran. Malapit ang paghahari ng Diyos sa taong ito. Sa makatwid, ang nakakaunawa ng mga salita ng Ama na matalinghaga ay ang diwang na paghaharian ng Kanyang paghahari ng Espiritong Banal na mangungunat mangingibabaw upang isip ay makaunawa at ang puso'y makadama. Kaloob ay damhin, Amang nagbigay at nagpahiram ng bagay at buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Paano mo nga naman maunawaan ang kabanalang salita, ang banal na salita, kung ang diwa mo'y pang sanlibutan at sanlibutan lamang ang iniisip mo at bagay. Boy bang Diyos? Kaya, nakaunawa ba kayo? May pangunawa ba kayo? Masarap bang makaunawa?
Masarap bang makanamnam sa banal na salita? Masarap ba ang matuwa? Masaya ba ang masaya? Oo naman. At walang pagmumula niyan maliban ng God's faithfulness. Yun ang kailangan mo at yun siya. Napakatapat ng Diyos. Matapat na matapat ang Diyos. Kaya sabi niya, endures forever. Buhay ba ang Diyos? Nawa anak, naunawaan mo yun ano? At may sa buhay mo upang maramdaman mo kung gaano siya katapat sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Upang maunawaan mo kung ano ang mga habilin niyang katapatan at pakikipag-ugnayan niya sa tao kung gaano siya katapat. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat siya nga ang dakilang manggagamot, dakila kaninuman, tapat na di nagbabago, magpakailanman noon, ngayon, sa buhay ng tao at magpakailanman. Buhay ba ang Diyos? Kaya, halina, 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 tingin yung Ama, magtiwala sa Kanya. Ano ang bagay na di nyo nakikita na nagbibigay ng kahalagahan? Sa buhay ninyo'y magpapatibay, magpapatatag ng diwa't isipan. Ano nga ba ang di nyo makikita nang maliliwanag na inyong mga mata? Anong hindi na ipapakita ang Espiritu Santo na may wag at totoo? Halina, 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 halina. Bagay at pagkain yung makakain, mapapakita niya at makikita ng mga mata. Subalit ang kanyang mga aral, di makikita kang katwiran na mabuti at makabuluhan ng mga anak niyang sa kanya'y nalilikaw. Halina, 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 mga isipan nyo'y mga buksana upang makaunawa kayo, upang makatanggap kayo, upang mapagnilayan nyo aral na mabubuting totoo. Kaya't kung kayo'y anak ng Ama, pagninilayan nyo nga mga salita niya. Halina, 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 kasayan ng buhay, manamnam yung tuwiran, kasayan ng buhay, nama ang nagpahirap. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenea ana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Opo. Tapat, totoo, buhay at dakila ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya sa inyong lahat, inyong pag-aralan, kung minsan mabuti ang tinutukoy ng salita sa masamang pag-iisip minamasama. Kung minsan mabuti ang sinasabi ng kapwa sa hindi gumugusto at masama pag-iisip nito sa kapwa niyang nagsasalita, masama ang kanyang nararamdaman sa kanyang salita. Kaya nga,
Ang salita ay dalawa ang naidudulot sa tao, ang makabubuti't makasasama. Kaya nga ang salita ay dalawa ang magiging kahulugan ng tao, isang mabuti at masama. Kaya nga ang salitang banal, binibigyang tuon pansin ng nagpapakabutit nais magpakabuti na ang isip ay bumuti, ngunit ayaw pagtuna ng pansin ng ayaw magpakabuti, sapagkat masama ang nilalaman ng diwa. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, tapat, totoo ang Diyos, tapat, totoo ang Ama, ang Amang Diyos ng lahat. Pagharian kayong ganap. Maligaya po ba ang buhay? Masaya ba ang buhay? Ha, halika dito. Dito ka, dito. Dito ka. O, doon ka, o. Doon. Doon ka, doon. Eh, mananahimik ka na. O, sige, manahimik ka na, no. Ayun. Mananahimik na daw siya, tingnan natin. Ganyan lang ang buhay. Ba't nga ba may mga lumilis siya ang kaisipan? Dahil hindi na nakakayanan. Ngunit alam niyo ba, mga mahal ko, wala namang hindi makakaya ang tao kung malapit sa Ama at ang ginugusto nila ay siya. Dahil hindi ka mababalisa, hindi ka matitigatig, hindi ka magugulumihanan, di ka malilito, kaya anong pagkasira ng iyong ulo? Wala. Dahil ang gamot sa mga di makatulog ay ang bisa't kapangyarihan ng banal na salita. Ang gamot sa nagliligwak ang kaisipan at tumatapon ang kaisipang mainam ay ang salitang banal sa makatwid. Ang salitang banal ay gumagamot ng isip at loob. Damdamin ng tao na pagbabago ito, isipan ng tao'y nababago ito. Kaya't buong pagkatao, pinagbabago ng salitang banal. Kaya't wika nga, sa isang salita mo lamang, Panginoon, ay gagaling ako. Kung pinaniniwalaan mo ang salita niya, kung tinatanggap mo'y salita niya, kung tumanggap ka sa paghahari niya. Kaya't ang wika niya, minsan lamang ako darahan sa buhay mo ni lala. Kaya't huwag sayangin ang kaloob kong mainam, patuloy na ito ay gamti. Di sa bagay at materyal ang tunay na kapayapaan, hindi sa yamang pangsanlibutan ang tunay na kagalakan, kundi sa Amang nagbibigay, kundi sa Amang magbibigay ng lubos na sigla ng kaisipan upang mahawi niya kung ito'y nadidimlan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Kung ang takot sa diwa niyo'y taglay, ito'y kanyang papawid, aalisin niya. Patatapangin ang inyong loob, hahawiin ang inyong dilim,
sisidla ng katapatan, puso ninyong marupok at mahina. Halina, halina, halina mga mahal, mag-isip, mag-isip kayo ng mag-isip. Kung hindi nyo matatarok mabot, sasakit lamang ang ulo nyong taglay. Subalit kung sama, ito'y lalaga. Subalit kung sama, ninyo'y lalan. Ano man ang magulong isipan ninyo, aalisin niya't papawin nito. Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, halina kayo. Kay sarap mag-alay nitong ama, yamang buhay nyo'y nagmula sa kanya. Siya ang tuwirang siglat ligaya, siya ang tuwirang lakas at tatag, siya ang tuwirang kasiyahan, ang dulot at kakontentuhan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang lahat ng bagay ay luluma, ang lahat ng bagay maring mabulok. Ang bakal ay nangangalawang, at ang pagkain ay kinakain ng tanga. Halina, halina, magnilay at magbulay. Halina, halina, magnilay at magbulay. Halina, halina, magnilay at magbulay. Salitang banal di masisira, salitang banal di mawawala. Nekaramenea hana, nekaramenea hana. Sadyang mahirap pagsamahin ang nagpapakabuti at ang layo na sanlibutan. Bagay na nakaaliw at nakalilibang sa katauhan, na samantalang ang pangkabanalan ay di lamang katawan ang inaaliw, kundi ang kaluluwa at katawan. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya nga, kapag nagkasama-sama ang layon ay umunlad at dumami ang kanilang liligyan, ay punuin ng mga bagay at masiksik ng salapi. Nagkakasundo sila at nagkakaisa sa mga bagay na pangarap nila sa lupa. Ngunit kapag may nakasama sila, nang kasama nila'y layon, ay sumunod na lamang at nasumpungan ang perlas at ginto ng buhay. Tatalikdan nila at iiwanan sapagkat ang tanaw nila at pananaw isang taong hunghang. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Subalit, talikdan man nila ng talikdan, sino man sa kanilang tumalikod, yung mga magpapakatotong tapat ang layunin at nagpakatotong tapat ang inahangad, di sila nababagot, di sila natatangay, di sila matatangay, sapagkat ang Ama ang kanilang kasakasama sa damdamin, sa isipan, siyang nagpapatibay. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Buhay bang Diyos? Sumunod ka muna nang makita mo ang kagustuhan ng Ama na sinunod mo, ang dulot naman pala sa'yo'y ibang kasiyat kagalakan mo. Ngunit, kahit gano'ng kabuti at kay ganda ng pangako niya, kung hindi mo naman natutupad at ginugusto ang gusto niya,
ang mapalagay mong katwiran ay tao ka lang. Pagkatao ka lang, masarap mabuhay nang may paglilibang, nang may kasarapan at bagay at salapi, siksikambangan. At nang wakas ng buhay, di mo naalala, hindi pala masarap, kundi ang masarap pala sa kanya ka matungo, mapunta. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Wala kayong itatanong? Di kayo magtatanong? Hawakan nyo ang puso nyo. Kausapin nyo nga ang sarili nyo. Kunching! Ano ang nararamdaman mo ngayong oras na ito? Oh, ang pangalan nyo, tawagin nyo, huwag ang kunching. Baka tulad kayo doon sa kwento, inaayang magsimba, hindi niya alam paano ang pangungumunyon. Nang sila ay pangungumunyon ni na at nakahilera na, hindi niya alam kung ano sasagot niya sa katawan ni Kristo, eh nauna sa kanya daw ay ang pangalang Amen. Eh nagsalita daw siya ng kata ni Kristo, Amen. Ay, sinasabi pala Eka dito ay pangalan. Kaya nang siya nang subuan, kung Pedro pangalan niya, Pedro, sabi niya. Yan ang taong nakikitangay-tangay lamang daw sa nakikita sa kapwa niya, ngunit di niya alam ang sinusundan niya. Kaya huwag kayong patangay-tangay sa pananampalataya, magkaroon kayo sariling plano ng Ama ang manaigat maghari sa puso't diwa niyo. Sapagkat masarap sumunod sa katotohanan kaysa nililigaw ka ng sanlibutan. Buhay bang Ama? Kaya nga, kung alam mo ang sinusundan mong Diyos na katotohanan, may makatutokso pa ba sayong sasabihin, hindi totoo yan? Alam mo namang totoo ang Diyos mo? Loko-loko yan? Alam mo namang hindi loko-loko Diyos mo? Siraulo yan? Alam mo namang hindi siraulo Diyos mo? Kaya lahat ng pinaparatang na gayon sa kapwa-tao, di mo pakikinggan, ikaw na totoong sumusunod sa totoong Diyos mo. Sapagkat alam mo, ang kaligtasan ay di sa kapwa mo at hindi sa salitang tao, lalong hindi sa reliyon mo. Nang kahit na sinong kapwa-tao, kundi sa pakikipagrelasyon mong tapat at totoo at sa Diyos mong tapat din sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung matid mo nang nakikilala siya, hindi ka na patangay-tangay na para kang ipa kung saan ka dalhin doon ka napadpad na. Kundi, ikaw na'y may isang direksyon na alam mong matwid na daan ang tinatahak mo at di ka na maliligaw sapagkat ang gusto mo'y masumpungan mo ang katotohanan. Kaya naman, nang makilala mo ang Amang tapat at totoo, ayaw mo nang makinig pa sa di totoong tao't kapwa-tao dahil isa lang palang huwad na manunukso, kundi ang susundin mo at pakikinggan mo'y ang Diyos mo na nagsasabing totoo ka, totoo siya, at totoo ang totoo sa Kanya. Ngunit, sino nga bang totoo dito sa mundo bilang tao? Mayroon ba? Walang matwid, walang banal na tao, kundi ang nagkatawang tao upang pamarisan at maging halimbawang totoo. Kaya't ang lahat ng nagpapakatotoo sa sinusundang Kristo na susumpungan ang katotohanan na kalalaya sa kamalian. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Kahit ano pang ikwento ng kapwa mo, magaling si ganun. Napakagaling si ganun at napakagaling ng ganyan. Mayroon kang isang Diyos na napakagaling, na alam mong siyang tunay na magaling, kaya't di ka matatangay sa kagalingan ni numan, kundi ang kagalingan mo'y hahanapin mo sa Kanya sapagkat siyang pinakamagaling sa buhay mo, tao. Kaya, ang wiwikain mo, ang galing ng kapwa mong kinukwento mo sa akin ay galing din sa Diyos kong napakagaling. Kaya't di ka matutukso, di ka maaakay sa maliit baluktot niyang pang-uuto sa'yo. Kundi ang sasabihin mo, magaling pala yun. Mas magaling ang Diyos kong sinusundan, tapat siya kanino man. Kaya't di ko alam ang aking sasabihin sa'yo, kundi ito na lang ang tutugon ko.
hindi mo ako makukuha, kundi ako'y sa Diyos na. Kaya nga, sasabihin mong matwid, ang sinusundan ko'y totoo, ang susundan ko'y totoo, at dapat makasunod ako sa totoong Diyos kong iisa lamang ito. Hindi tulad ng Hosea na sumunod sila sa ribulto at ang ribulto'y sinunda nila at yun ay sinamba na ngayon ay pinaparatang ay sa ribulto ng Kristo. Na nagkatawang tao, kaya naman, bakit yung mga nasa demonyo, totoong demonyo taglay nila, ayaw nilang tingnan ng ribulto? Sapagkat napapaso ako, wika nila, sa makatwid. Ribulto mang naturingan kung ang kapangyari ay dadatal at dadaloy, di mo matititigan ng nagkatawang tao na larawan lamang ang sarapan. Sa makatwid, sino demonyo, tao o ribulto? Di ba ang tao? Sa pagkatanong kasalanan ng ribulto, ba't mo niluluhuran? Kasalanan mo yan. Anong kasalanan ng ribulto? Bakit mo inahaplos? Kasalanan mo yan. Alamin mo ang tunay na pagsamba at pagkilala. Pag hinalikan mo ang Kristong bilang ribulto, sabi mo, Panginoon, sana naabutan kita noong panahon mo. Nakita ko sana mabubuting gawa mo. Narinig ko na sanang maliwanag kung anong mga salita mo. Ngunit gayunpaman at wala ka't hindi kina nakikita kailanman. Ang ribulto mong naririto, hindi mo kawangis, hindi mo katulad, sapagkat napakagwapo mo nang magpatawang tao ka. Ngayon ay parang tabingi mo ka mo. Kaya ang isipin ko'y huwag tumabingi ang isip ko, kundi maging diretso ako sa iyo bilang nagkatawang taong tagapagligtas kita sa buhay ko. Boy bang ama? Boy bang ama? Totoo bang ama? At yan ang pawang katotohanan, sapagkat wala sa salig ng anumang buhay ang kaligtasan, kundi naaayon sa kalooban ng ama ang sundin at kaptan mo siya. Yun, tatamuin mo kaligtasan ng buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, wika na maliwanag. Kaya, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nakarinig ba ang tainga mo? Ngunit ang isip mo'y sarado. Walang mangyayari kung tainga mo lamang, tenga mo lamang ang nakarinig, ngunit isip mo'y hindi pa. Kaya kailangan mabuksan at kaya ang tinuran ay Ephata. Mabuksan kayo. Kaya kung nakabukas ito at nakapasok sa diwa mo, ang narinig ng tenga mo'y napagnilayan ng isipan mo, natagos sa buong kalamnan mo at naghari sa katawan mo, naramdaman mo'y Diyos mong buhay pala ito. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Naniniwala ba kayong Espiritu Santo'y manggagamot? Naniniwala ba kayong Espiritu Santo'y mahimala? Naniniwala ba kayong Espiritu Santo'y mahiwaga? Naniniwala ba kayong Espiritu Santo'y buhay? Nagtitiwala ba kayong Espiritu Santo'y mula sa amang dakila? Kung magkagayon tanggapin nyo ang nag-atas at nagbaba, ang Diyos ng madla, pagharian kayo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pamamagitan ng isa sa tatlong personang tawag ng tao sa mundo. Pagharian kayo. Ngunit wika ng iba, ay, yung tatlong itlog. Ayun, eka, oh. Tatlong itlog. Sino ba eka ang tatlong itlog? Tito B and Joey eka. Ba't eka tinularan? Ayun, eka, oh. Tatlong itlog. Sige, magpa-itlog-itlog ka. Tingnan ko kung mamaya itlog mo.
Alam kong may magagawa, bakang itlog mo'y mabiyak ang ama. Alam kong may magagawa ang ama, wikang maliwanag, laitin mo na ang pangalang Jesus. May kapatawaran pa, ngunit ang Espiritu Santong di mo nakikita, walang patatawarin kahit na sino pa. Alam kong may magagawa. Alam nyo ba kung banal at masamang espiritu nasa kapwa nyo? Paano nyong nalaman? Ang ama lang ang nakakaalam at ang taong nagtataglay na masusuri niya kung siya'y nasa masamang espiritu at mabuting espiritu, kanyang ginagawa. Kaya kapag hinatulan mo yung kapwa mo, sinuri mo'y kapwa mo, hindi totoo yan, masamang espiritu nasa kanya. Sinong nawalan? Yung hinatulan? Yung hinamak? O ang nanghatol at humahamak? Hindi pa ngayon magbubunga ang tinanim. May takdang pamumunga ang lahat. Hindi pa ngayon mangyayari ang sinambit sapagkat may takda ang katuparan. Kaya nga, hindi ngayon ginawa mo, ngayon din makikita mo na ang kahulugan nito. Alam kong may magagawa ang ama. Mga minamahal ko sa iba't ibang bansa na nakatutok at dito'y naniniwala at sa inyo'y nakikinig pawa, di man kayo naririto at wala man kayo sa dakong ito, ngunit puso nyo'y naririto at isip nyo'y naririto, kayong di nagmamagaling at nagmamagaling sa inyong kapwa para lamang sabihin kayo ang magaling, kayo ang mabuti. Ang Diyos amang nakakita at nakasilay sa inyo, siyang gagawad ng maganda at mabuting pagpapala. Kaya't sa inyong lahat, sa oras na ito'y humiling kayo kung anong nararapat na dapat ninyong kaisa-isang unang-unang dapat ninyong kamtin. Pag di kayo nagalinlangan at tapat sa puso nyo, sa isip nyo'y naroroon ang amang tagapaglikha ng langit at lupa, kakamtin nyo yan. Magtiwala ka sa Diyos Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Anong gusto mo, Kendi at Tinapay? Sige. Teka. Sige. Sige, tabi na, uwi na. Tabi-tabi, sa gilid, sa gilid. Sa gilid kayo dumaan, huwag sa gitna. Sige, gilid, gilid. Uwi na, uwi na. Uwi na. Ikot ang mata. Sige. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Sabi niya, ayoko pa Eka, ayoko pa. Pinauwi Eka ako, tingnan mo. Babalik Eka ako, babalik Eka ako, babalik ako. Ayun. Ayun. Ay, double crosser. Ako sa inyo. Ayun, sigurado na siya. Alam kong may magagawa ang ama. Magbata kayo. Gusto niyo naman konting hirap lang, agad na manegin hawa na. Gusto niyo naman konting tanim lang, agad na may mag-aani na. Gusto niyo naman konting hinga lang, agad na may habang-habang hininga. Naku naman, ang wikay. Ay, pamigay mo na. Ay, masarap pala siya. Ay. Oh,
Bagong luto lang po ito, hindi luma, kaya lang nagkapirat-pirat. Salamat sa naghandog. Namnamin nyo, huwag ang balat, kundi loob. Buhay bang Diyos? Sapagkat ang balat ay tinatapon, tulad ng itlog, mahambing nawa kayo sa itlog na binabalatan ninyo ang masasamang loob at itapon nyo ng lahat ibaon sa libot. Buhay bang Diyos? Tama ba? Subalit, lagi nyo ring nanamnamin ang katas ng itlog at lasa ng itlog. Malansa eka. Masarap eka. Kung ano ang lansa, minsan yan ang gamot pa. Kung ano naman ang sarap, minsan yan ay nagpapahirap. Buhay ba ang Diyos? Pakatanda ninyo, ang abdo ng isda ay nakapagpaalis ng kulaba kay Tobit. Malansang isda, nakagamot, nakapagpalinaw ng mata. Kaya nga, maaring ang malansay makapagbigay ganda at husay sa katawan nyo. Ganon din naman ang sarap, ngunit di lahat ng masarap ay nakapagpapagala. Sa una'y sarap, pagkatapos hirap, pagkatapos sama, nang loob iyan, mas maganda na yung una'y pait, pagkatapos tamis, linam namang dulot. Buhay bang Diyos! At yan ang pagsunod sa Ama. Dahil kinikilala mo siya, dahil nagpapakilala siya, dahil gusto niya'y marami siyang mapakita, dahil gusto niya'y marami siyang magawa, dahil gusto niya'y nakakakita ka, nakakadama ka, kaya ang mga ginagawa niya una sa iyo'y mahirap hanggang gumalak, gumalak ng gumalak, guminhawa kang gana. Buhay bang Diyos? Sa hindi mo namamalayan, kaya nga hinalimbawa ang Kristo, Jesus, 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 Jesus ng buhay ko. Jesus, Jesus, Jesus ng buhay ko. Jesus, Jesus, Jesus ng buhay ko. Daan ng buhay ko, daan ng katotohanan ko. Kaya't ang wika ng Jesus, magbatak ka aking alagad. Sumunod ka sa aking mga yapak, huwag ka man lang lilisya. Nang hindi ka magtaon, lagi kang nakamasin. Sa iyong nilalakaran, na ako ang iyong sinusundan. Pagkat ang aking alay ay di ka pahamakan. Pagkat ang aking handog ay di kasalanan, kundi ang aking naalay ay daan ng inyong buhay. At ang aking handog na mainam ay bagong buhay at kalwalhatian, buhay na walang hanggan. Pagdatal ng araw. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya, tingnan nyo nga katabi nyo. Tingnan nyo katabi nyo. May tulog ba? May tulog. Mulat na mulat. Tanungin nyo nga kung hindi tulog ang diwa. Di ba tulog ang diwa? Hindi, hindi, hindi. Hindi na tulog. Hindi na, mulat na mulat na. Gising na ba? Gising na, gising na. Ha? Salamat naman. Ano gamot sa natutulog? Meron bang gamot sa natutulog? Ha? Makakainom ba ng gamot yung tulog? Eh ano gamot sa lasing? Ano? Magigising ba yung lasing? Ah! Magigising yan, buhusan mo ng tubig.
Pero yung tulog, napakahirap yung gamutin. Baka patay na yan eh. Tama ba? Kaya tandaan nyo, pag natutulog ang diwa nyo sa katotohanan, hindi magigising sa katotohanan, walang kamalayan sa katotohanan, hanggang mamatay, kaparusahan yan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya kung nalalasing naman kayo sa mga nakakamtan nyo sa buhay, baka naman kayo nalalasing na sa inyong katanyagan, kasikatan, kayamanan, karangyaan, kagandahan, kadakilaan ng amay nalimutan. At ang sa inyo na lang ang inyong minamasdan, at ang sa inyo na lang pinahalagan, at ang sa inyo na lamang ang inyong iniisip. Sayang, baka ito mawala nang kayo ay nalasing tulad ng nalasing. Sabi niya, ay, asan na ba yung daan ko? Asan na ba yung daan ko? Di na makita ang kanyang daan. Pahapay-hapay na yan. Kaya pag namatay, eh, pati ka nakaganyan ka po, kulching. Eh, paano eh ka, hindi nakaganyan eh, nang siya'y mamatay, nakatindig palang ganyan. Balok to tampa, kahirap iunat ng mga balsamador. Buhay ba ang Diyos? Eh, bakit po eh ka? Tumigas na kasi, tumigas na. Nang makita, nakabulagta, matigas na. Ganyan din yung matigas ang puso. Ganyan din ang matitigas ang puso. Nang mamatay, hindi nakapasok sa kaharian. Kaya sabi nila, pinaganda pa yung mukha. Nimbasa mong maganda. May kulirete, may makeup. Ngunit sa langit, walang mukha. Buhay bang ama? Eh bakit po? Talaga naman ekang walang mukha doon dahil hindi eka aakyat yung tao doon. Sadya. Ngunit dahil hindi ka nakagawa ng tama, kaya wala kang iyak harap sa ama na mukha. Mukhang mabuti, kundi ikay nagwalang hiya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya ang sabi niya, sabay-sabay na nagsiakyat. Sampu sila, nagkasabay-sabay. Pedro, eka! Martin, eka! Juan, eka! Juanito, eka! Petra, eka! Maria, eka! Hanggang sa pangsampo, sabi niya, Dominador! Baba! Saan po, eka, pupunta yon? Paano pang makapagsasalita yon na magtatanong saan po, eka, ako pupunta? Eh, wala ka na nga bibig doon. Kaya, ang sasabihin na sa'yo ng demonyo, halika dito, kasama kita rito, payapayag pag ang buntot, pati ang sungay. Sabi niya, ha, doon na kayo. Dahil siya naman ang tuwang-tuwa. At ikaw naman, sabi mo, dahil hindi ka na makaahon-ahon. At yung mga pinapasok, sabi nila, salimbayan ng kasiyahan, salimbayan ng katuwaan, salimbayan walang kalungkutan, sapagkat doon ay wala na kailanman. Kaya batahin ang kaunting hirap lamang na ang inyo namang kakamtan ay buhay na masarap, buhay na masaya, buhay na maligaya, dahil hindi kayo nalasing sa sanlibutan. Sa mga bagay niyong nakamtan, sa lahat ng kinalalasing niyo, kundi nalasing kayo sa mabuting aral na ikinalangon niyo at hanap-hanapin niyong lagukin ang lagukin sapagkat sa puso niyo'y umaaliw salitang banal. Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, sumain niyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Aking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't akala ng tao na libang siya, nalasing siya,
Nakatulog siya, walang nakakakita sa kanyang ginagawa. Yaon pala ang nakamasid at nakatunghay kahit sandakot, kahit sino pa. Yaon pala ang ama niyang nagtatal at nagtatakda ng mga ginagawa sa lupa, kaya't nang siya'y tawagin na ng kanyang kamatayan, ang wika niya'y nagpapatotoo ako. Aakyat ako doon, ang wika naman ng ama, wala kang pinto ang papasukan, hindi ka nakatala ang pangalan. Buhay bang ama? Sapagkat sinamantala mo ang pagbibigay ko sa iyong kalayaan sa mundo, di mo ko naalala, nagpasarap ka, ano pang hintayin mo ang pagpapasarap mo dito? Kaya tao, magnilay, magbulay, magtanto, kayong lubos. Kinukutsaman kayo ng kapwa nyo at hinahamak-hamak kayo ng kapwa nyo tao kung matwid nyong nakilala ang katotohanan at ama. Hindi kayo malulumbay. Kayo'y matutuwaman din iyaan. Sapagkat sa puso nyo'y taglay ang nagpapagalak, ang nagpapasaya, ang nagpapatuwa, ang umaaliw sa buhay nyong pahiram. Nekaramenea hana, nekaramenea hana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masarap po ba sa Panginoon? Opo. Kaya bilang mga nabuksan, nakaunawa, ang gusto ng Panginoon ay lagi na lang bukas ang diwa at makaunawa. Kaya naman po, kung nagmimiti kayong maging masaya sa tuwina, lagi niyo pong isipin ang Panginoon na alam niya lahat ang nagaganap sa inyong buhay para hindi kayo nalulungkot, nagagalit, nagdaramdam, naiinis, nababagot, kundi lagi kayong umaasa, aasa, sumaya, lumigaya, manalig, magtiwala, manampalataya, at patuloy na tumanggap sa Kanya. Pagpalain kayo, may bukas pa, may mission po, at kayong lahat ay may bukas pa. Masaya po bang buhay? Opo. Pagka marami kang ginagawa, parang naiinis ka, nababagot ka dahil, hey, eka, di pa ako nakakatapos maglinis, eh, rin na naman eka. Hey, eka, hindi pa man eka ako natatapos maghugas ng pinggan, eh, rin na naman eka. Hoo, eka, hindi pa naman eka ako nakakatapos magluto, tanghali na naman eka. Hoo, eka, puro eka ng eka, hanggang sa namatay eka ng eka, kaya eka naman eka ako, hindi makapagsimba, hindi eka ako makadalo, dahil naman eka, hindi na nawala itong eka, eka na ito, kaya nang nagpa-eka, eka, namatay eka. Buhay ang ama! Buhay ang ama! Kaya kayo, huwag magpa-eka-eka. Baka kayo'y mamatay sa ika-eka. Ayun. Bukas na lang eka. Mamaya na lang eka. Bukas na lang eka. Mamaya na lang eka. Sa makalawa na lang eka. Sa isang buwan na lang eka. Tsaka na ako magbabago. Tsaka na ako susunod. Tsaka ako maglilingkod. Naku eka, hindi pa pwede ngayon. Marami pa eka akong ginagawa. Marami pa eka akong pangarap. Marami pa ako ekang mga gagawin. O sige anak, magpa-eka, eka ka. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Uwian na po tayo. May bukas pa. May gawain. Oh, katwiran pa ba yung eka-eka? Magpapa-eka-eka pa ba kayo? Eh, sino po ba yung eka na yon? Baywan ko guwa ka si ika-ika. Yung i-ika-ika ang pananampalataya. Yung e-eka-eka, wala, ika-ika ang pananalita. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, bye! Bukas pa! Gusto niyong sumunod? Sumunod kayo. Ayaw niyong sumunod? Kami alis na. Pasensya na po kayo, may gawain ha?